may mga pasyente tayo na nagpupunta sa ating clinic. So, meron silang nakakapang bukol sa kanang liig. So, particularly, yung thyroid. So, saan ba ang thyroid natin? Ang thyroid natin ay dito sa gitna. So, yung kapag ikaw ay kung hawakan ninyo yung gitna ng liig ninyo, and then, lulunok kayo. Ayan. So, yung paglunok ninyo, kung merong man kayong nakakapa na umaakyat at bumababa, thyroid gland yon. So, marami tayong mga patients ang may nakakapang bukol. O kaya naman, ang ibang complaint nila, Dok, parang may nakabara, parang may nakaharang kapag lumulunok ako, or parang iba yung pakiramdam mo, Dok, parang may naiipit. So, ito yung kadalasan nilang mga daing. And yung iba naman, galing na sa ibang mga doktor nila, bit-bit yung kanilang ultrasound. Dok, meron akong bukol, sabi sa ultrasound. So, yun ang madalas na pumupunta ang mga pasyente. Then, ang next na tanong nila, Dok, pwede bang hindi operahan ang bukol ko sa thyroid? So, ito yung pinakamalaking tanong. So, yan ang topic natin ngayon. Pwede bang hindi operahan ang bukol sa thyroid ninyo? Ano ang pwede nating gawin kapag tayo ay may nakapang bukol sa ating thyroid, or kapag meron ka ng findings na may bukol sa inyong thyroid? So, number one, dapat seek consult of a specialist. So, pwede kayo magpunta sa inyong internist, and then yung internist naman ninyo i-evaluate yung bukol kung kailangan nyo ba i-refer sa ENT o sa surgery or sa endocrinologist. So, yung internist nyo muna or family doctor ninyo muna ang mag-a-assess niyan. So, kailangan talaga ng expert opinion. Hindi pwedeng marites lang sa kapitbahay na, naku, yung bukol na yan, huwag mong pansinin. O kaya, yung bukol na yan, magiging cancer yan. So, huwag nyo munang pansinin yung mga ganong comment ni Marites. Kundi, pumunta sa inyong doktor, sa family doctor nyo, o sa inyong internist para mas ma-evaluate siya ng maigi. Pangalawa, may baseline laboratory tayo. So, dapat meron tayong baseline na CBC, yung complete blood count. Pangalawa, meron din tayo tinatawag na thyroid function test. So, yung narinig din yung T3, T4, TSH. So, ito po yung thyroid function test. Malalaman po dito kung yung thyroid ninyo ay hyper o hypo, o kaya naman tinatawag natin normal yung inyong enzyme, yung hormone pala. So, ang tawag natin, euthyroid. At, ginagawa din po yung ultrasound. So, nag-ultrasound din po ng leg, ng thyroid gland. So, nalalaman din po doon kung may bukol o wala ang inyong thyroid. At syempre, ang pangatlo, don't panic. Okay? Pag nalaman na may bukol, may nodule, huwag pong mataranta, huwag pong mangamba. So, relax lang. Ang tawag po natin dyan, observation period. So, inoobserbahan po usually kapag may bukol sa thyroid. Hindi po kasi lahat ng bukol ay cancer. Ang kagandahan po sa thyroid, 90 hanggang 95% ng bukol dito ay benign. Ibig sabihin, hindi siya cancerous. So, hindi siya kumakalat. 90 to 95%. So, pwede siyang obserbahan. Usually, kaya siya inoobserbahan kasi kung ito ba ay lalaki pa, o kaya naman, kung nagkukos na ito ng pananakit o pagkaipit ng ibang organ ninyo. So, doon lang yan pwedeng galawin. Ngayon, kung ito ba ay cancerous, usually, 5 to 6% po. So, 5%. Pwede rin maging cancer. Pero ang good news dyan, ang mga cancer sa thyroid po ay hindi kumakalat ng ganun kabilis. Mabagal po ang thyroid na cancer. So, pangalawa, treatable po, nagagamot. Hindi tulad ng ibang cancer. So, kahit may cancer, medyo good news pa rin. So, yun po yung ating dagdag kaalaman tungkol sa bukol sa thyroid. So, I hope
may nakukuha na kayong informasyon kay Dr. Jay. So, pag may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do, Dr. Jay?